binabanggit po ninyo compromise agreement, hindi po yun ang arbitration. Kasi po ang sinabi ng opisina ng dating Pangulong Cory Aquino, arbitration, hindi po compromise agreement. Mr. Chair, yung compromise agreement po, that was the result of the arbitration proceedings. And then after that po, if I may be allowed to explain, nagkaroon po ng judgment yung arbitration board based on the compromise agreement between the government and ABS-CBN po. Hindi po yata ganun ang proseso ng arbitration, attorney. Kung binasa po ninyo yung batas, yung arbitration po, arbitration, yung compromise agreement, iba po yun. Inahanap po natin dito yung record ng arbitration na mismong ang opisina ng dating Pangulong Cory Aquino ang nagtakda. Sinabi niya, kailangan transparent, kailangan public, kinakailangan formal, and properly recorded. Hindi po natin pinag-uusapan ang compromise agreement. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung arbitral award na sinasabi ninyo kanina kay Congressman Rodriguez. Kasi po sa arbitral award, doon po sasabihin eh. Kapag ka tinignan po ninyo yung proceedings, maliwanag pong naipakita ninyo kayo ang may-ari, merong reception of evidence, wala pong iniwan sa litigation sa court yun eh. Hanggang sa magkaroon ng award, makikita doon sa pinaka-last paragraph, kung tawagin po yung disposition, talagang pinatitibay ng arbitral award na kayo po, ABS-CBN, ang tunay na may-ari. Pero may proseso yun. Ang sinasabi po ninyo is a compromise agreement. Hindi po ganun ang sinabi ng opisina ng presidente. Kung babasahin po natin itong salaysay na ginawa ni Attorney Almeda Lopez. Attorney. Mr. Chair, nagkaroon po kami ng paglilitis. May mga testigo po, prinsinta. At pagkatapos po nun, nag-offer po ang ABS-CBN na instead of 140 million, gawin na lang pong 100 million. Tumawad po ang gobyerno, Mr. Chair, and napagkasunduan na 97.5 million na lamang po. Kaya nga po after that, nag-compromise agreement na lang para matapos na po yung proseso at yun naman po ang pinagbasihan ng decision ng arbitral board noong May 23, 1995. Meron po kami bilang abogado po, Mr. Chair, mga records, pero po sa haba ng panahon po ay medyo meron din po siguro mga kulang na doon. Pero ako mismo po may personal record po ang aming law firm na humandal po ng arbitration proceedings. Your Honor. Mr. Chair, iba po yung sinasabi ko. Iba naman ang sinasabi nila. Iba po kasi ang arbitration proceedings sa isang compromise agreement. Kanina po, nilay down ko na po yung premises, attorney, na ang gusto po ng Pangulo, arbitration. Kasi po doon yung ipakikita in a very transparent manner yung inyong mga katibayan ng pagmimeari. Yung sinasabi po ninyong compromise agreement, yung claim po ninyo sa gobyerno, di umano sa pagkakagamit ng inyong mga pasilidad. At yun naman ang claim ng gobyerno sa inyo. Yung compromise agreement po ay offsetting agreement na kung saan lumilitaw na yung utang niyo sa gobyerno in-offset ng claim ninyo sa gobyerno. Ganun po yung nangyari ron. Pero dito po sa arbitration agreement na isinasalaysay sa affidavit na ito, wala pong closure dito eh. Wala pong arbitral award na kagaya ng sinabi nyo kay Congressman Rodriguez. Sa arbitral award lamang makikita pagkatapos ng appreciation of evidence na talagang ang ABS-CBN nakapagpatibay sa marami niyang ebidensya na siyang may-ari ng lahat ng pasilidad na gustong mabalik sa kanya. Hindi po nangyari ito eh. Wala po kayong record na ganito eh. Huwag po ninyong sasabihin yung compromise agreement. Kung babasahin ninyo, mga halaga lamang yun eh. Paano nyo mapapatunayan po, attorney, na katulad ng binabanggit ninyo, meron kayong claim sa gobyerno. Example,
Meron kayong claim na binawasan na 97,500,000. Ni hindi po niyo napatunayan na kayo nga ang may-ari. Pagkatapos po, yung utang naman na sinisingil sa inyo, 13,291,000 at saka 54,294. Kapag pinagsama po ninyo yon sa claim ninyo sa gobyerno, lilitaw meron pa pong utang ang gobyerno sa inyo na 29 million. Ito po yung kinompromise ninyo. Hindi po kailanman nakikita rito yung tungkol sa pagpipresenta ninyo ng pagmimeyari. Wala pong nangyari sa mga records na kayo ay nagkaroon ng pagkakataon at napatunayan ninyo sa pamamagitan ng ebidensya na kayo nga ang may-ari. Ang pinag-uusapan na rito, claims na lamang po eh. Claims from and to. From Philippine government at saka kay inyo. Yun po yung kinompromise ninyo. Pero po yung paglilinaw, kung napatunayan nga ninyo in a very transparent manner, by way of arbitration, based on the desire of the Office of the President that it should be public, it should be formal, and properly recorded, wala pong nangyaring ganon. Records are silent on that score. Ito po yung nangyari rito, Mr. Chair. Pwede po ninyo sabihin na mali ako, pero kung kailangan magpatunay... Tony, iba po yung arbitration. Iba po yung compromise agreement. Huwag natin iso-shortcut doon. Ipalitaw mo po muna natin na sa arbitration, lumitaw po kayo ang may-ari. At maaaring mula doon sa yugto na yon, po pwedeng mag-compromise na kayo. Hindi po pwedeng mauna po yung compromise, walang pagpapatunay sang-ayon doon sa kagustuhan ng Presidente ng Pilipinas noong panahon na yon. Nasaan po yung complete transparency? Nasaan po yung sinasabi that ABS-CBN should submit all proofs necessary, hindi lamang po sa Bohol Avenue, kung hindi yung mga probinsya na sinasabi rito. Wala pong record na ganun eh. Mr. Chair, pwede na ho ba ako sumagot? Meron po kaming formal offer of evidence after presenting our witnesses and witnesses po ng gobyerno. At instead nga pong humaba pa yung proseso, the parties came up with a compromise agreement. Hindi na, naging yun po ang basihan, Mr. Chair, ng decision ng arbitral board. Kanya nga po yung sinasabi niyo pong transparency and then recorded. Meron pong record ang arbitration board. It's just that we can no longer locate kung sino po yung mga yung secretariat po, but we will try our best. Pero kami po as lawyers, meron po kaming sarili naming record at nagkaroon po yan ng pre-trial brief. Nagkaroon bago mag-trial, sinummarize yung issues. And yun pong issue kasi ng ownership po ay hindi na po yung issue sa arbitration, kundi compensation na lang po ang pinag-usapan talaga doon, Your Honor, Mr. Chair. Kung po nating papalitan ang pangyayari, Attorney, hindi po ganun ang sinaysay ni Attorney Augusto Almeida. Nagsimula po siya sa pag-create ng isang arbitration committee para doon kayo sa pamamagitan ng isang complete transparent process na kung saan kayo po ay makapag-present ng inyong mga torrents titles to all the properties being and also proof of ownership over broadcast equipment in Bohol Avenue, Quezon City and in the provinces. Yun po yung sinasabi. Pagkatapos senior cut ninyo, ang sinasabi ninyo sa akin, nagkaroon na lang kayo ng compromise agreement. Bakit po kayo ay lalabag doon sa gustong mangyari ng opisina ng presidente na kailangan arbitration which should be public, which should be formal, and which proceedings should be properly recorded?
yun lamang po ang makakapagsabi kung talagang nakapag-present kayo ng ebidensya na kayo nga ang may-ari. Ito lamang po ang sinasabi ng record. Huwag po nating dadagdagan yun. Kung nagkaroon man kayo ng compromise agreement, darating tayo sa yugto na yun, pero yung pagpapatibay ng pagmimeyari, yun ang unahin natin. Ito po yung nawawala, Mr. Chair. Tutuloy ko na po. Mr. Chair, just a point of information. Congressman Sarate, do you have a point of order? No, point of information, Mr. Chair. Kasi nabanggit yung Republic Act 876, yun yung batas sa arbitration. At in Section 20 of that law, inaallow po ang compromise agreement. No? Ang sabi po dito, in the event that the parties to an arbitration have, during the course of such arbitration, settled their dispute, they may request of the arbitrators that such settlement be embodied in an award which shall be signed by the arbitrators. Maraming salamat, Congressman Sarate. Pero sa pagkakaintindi po ng chairman ng joint committee ito, ay ang tinatanong po ni Deputy Speaker Marcoleta ay kung sila ba ay nakasunod sa inatas na batas noong panahon ni Cory Aquino. Yes, Mr. Chair, because this law is a 1950s law on the arbitration. So malinaw po dito na kahit na nag-undergo kayo ng process of arbitration, gaya na nabanggit doon sa affidavit ni Attorney Almeda, ay in the course of that arbitration, pwede kayong mag-compromise. Hindi ho totoo yun na hindi pwedeng mag-compromise settlement. Maraming salamat sa paglilinaw ni Congressman Sarate. Bagamat maaaring ipagpatuloy ni Deputy Speaker Marcoleta ang kanyang pagtatanong, dahil ang punto po ng pagtatanong ni Congressman Marcoleta ay hindi naman kung legal yung nangyaring compromise agreement, ang tinatanong niya ay kung may tinalunan bang batas doon po sa paggawa ng compromise agreement. Deputy Speaker Marcoleta, you may continue. Yung pong agreement to arbitrate, ang petsa nito ay meron pong 1986, merong 1993. Dalawa po kasi yun, yung binabanggit natin. Tama po yun? Tama po yun, Mr. Chair. Okay. Yung pong sinasabi po ninyong desisyon na compromise agreement ay may petsang May 23, 1995. At kanina pa nga po nyo sinasabi na doon po natin gustong lundagin ang pangyayari. Hindi pa natin napagtibay ang arbitration. Dito na po tayo sa compromise agreement. Meron pa kayong binabanggit na judgment ng RTC Branch 65 na ang petsa naman noon ay June 23, 1995. Hindi po ba? Totoo po yun, Mr. Chair. Okay. Kahit na ipalagay po natin, palagay lang po, no? Granting that the compromise agreement substituted what is supposed to be an arbitral award per directive of the Office of the President, eh nangyari po, natapos po yung compromise agreement, allegedly, doon po sa claims ninyo, May 23, 1995, pinagtibay ng judgment ng Makati RTC Court, June 23, 1995. Pero, Attorney Rendon, na-takeover na po ninyo ang Channel 2 at saka radio stations, September 1986. Natapos po ang tinatawag po ninyong arbitration, kahit na hindi totoong arbitration sa compromise agreement, 1995. 9 taon bago magkaroon kayo ng compromise agreement, pero nakuha nyo na ang ABS-CBN 1986 at nakapagsimula na kayo na mag-ere September 14, 1986. Tama po ba yun? Paano po nangyari na nakapag-takeover kayo kagad, pero 9 taon pa ang bibilangin natin para lang pag-usapan yung tungkol sa arbitration at sumunod pang mga compromise agreement. Paano po yung, ano po yung legal basis ng pagkaka-takeover ninyo samantalang sinabi na nga ni Mihis Aquino, mag-arbitrate kayo?
kailangan nating matukoy ang tunay na pagmimiyari. Pero, lumilito po sa pangyayari, nakapag-takeover na kayo 9 years earlier before these compromise agreements were finally done. Di ba ganun nangyari? Ano po yung legal basis ng pagkaka-takeover ninyo? Yung agreement to arbitrate po na pinayagan po ng Presidente Cornelio. Mag-a-arbitrate pa lang eh. An agreement to arbitrate is not the arbitration itself or the arbitral award. It's not even the compromise agreement. Siyam na taon pa pong mangyayari itong mga bagay nito, pero nakabalik na kayo, naka-takeover na kayo, nag-ere na kayo. Ang tinatanong namin sa inyo, what is the legal basis for prematurely occupying the facilities of ABS-CBN in the absence of these documents that would ratify the occupation? Mr. Chair, yung total na pagkabalik po sa ABS-CBN happened in April 15 of 1992. Ano po? Two. So, kasi unti-unti po, gradual po yung pagbalik ng facilities ng ABS-CBN. Totoo po yun na nakapag-operate sila. Kaya nga po, even I think doon sa statement ni Attorney Jake Lopez na 1/6 lang po ang pinayagan ng PTB4 at the time. Kasi nga po, hindi pa totally nakakalipat ang PTB4 from the Bohol property of ABS-CBN po. Kanya nga po, yun po ang kasagutan doon. Salamat po, Mr. Chair. Kanina po, Attorney, kaya nga po matyaga kung sinabi sa inyo, i-stipulate na lamang po natin sapagkat yung timelines po na pinagbasihan ng Korte Suprema lumilitaw na parang mas reliable. Pumayag naman po kayo doon. Sa pagpayag po ninyo yon, September 6, 1986, yung TV station ng Channel 2 at radio stations, na-turn over na po sa inyo, hindi po 1992, nakagaya ng nakalagay sa paragraph 31 ng affidavit. Nakapag-airing nga kayo, September 14, 1986. Pumayag na po kayo dun eh. Kanina po, nag-stipulate tayo. Ngayon bumabalik na naman po kayo, April 15, 1992. Ipagpalagay po natin, tanggapin ko sandali, April 15, 1992. In 1995 po yung mga sinasabi po ninyong compromise agreement. So, adelantado kayo ng 3 taon bago po nangyari yung pag-uusap. Tama po ba? O, uulitin ko po yung tanong. Ano ang legal basis ninyo ng pagkakakuha nung September o nung sabihin na natin April 1992? Gayong darating pa lang at matatapos pa lang ang pag-uusap ninyo May 23, 1995 and June 12, 1995. Nauna po kayo sa pangyayari. Tama po. Mr. Chair, yung tulad po na nabanggit ko, gradual po kasi yung pagbalik sa ABS-CBN. Gradual na naman po ngayon. Kaya nga po, sinasabi ko na lang, April 1992 na lang. So kahit na gradual, April 1992, naibalik na sa inyo. Okay? Totoo. Ang tinatanong ko po sa inyo, ano ang legal basis, bakit nauna pa kayo kesa dun sa compromise agreement? Kung totoo man na ito ang ipinalit nyo sa arbitration, bagamat hindi po yan ang nasa record. Mr. Chair, naantala po kasi yan nung nagkaroon ng kaso ng Gascon. Ang tinatanong ko po sa inyo, ano po ang legal basis ninyo? Nauna po kasi kayo eh. Kaya September 1986, kaya April 1992, nauna po kayo ng 3 hanggang 9 taon bago po nangyari ang compromise agreement. Ang linaw naman po ng records eh. Ano po ang legal basis ninyo na ginamit para makuha nyo kagad? Kasi po ang sabi ni Mrs. Aquino, mag-arbitrate kayo. So gumawa kayo ng
agreement to arbitrate. Agreement pa lang yun, kasunduan para mag-arbitrate. Hindi ko sabihin, gumawa kayo ng kasunduan ng arbitration, natapos ka agad doon. Kaya na nga po nagsabi na tumagal to eh. Sa record po, inabot kayo ng 9 taon. Pero wala pa po yung record ng arbitration. Ito po yung maliwanag. Ang meron kayo, compromise agreement. Ito po yung record, Tony. Ngayon po, sa kawalan po ng record o closure, kung paano ang nangyari sa arbitration, sa tingin namin, walang closure. Ibig sabihin, walang pagpapatibay hanggang ngayon na talagang ABS-CBN ang may-ari. Sapagkat ang pinapakita nyo ngayon dito ay compromise agreement. Na kung saan, meron kayong claim sa gobyerno, ang gobyerno naman may claim din sa inyo, ang nangyari po, offsetting. Kaya nga may sukli po kayo eh. Ang sinisingil niyo sa gobyerno, 97,500,000, kayo naman po ang sinisingil ninyo, mga 67,586,262.55 centavos. May sukli pa po kayo, 29,913. Ang tanong po dito, may hindi pa nga nyo napatunayan eh. Ibig sabihin, what is the basis of this claim against the government of 97 million when the arbitral award is not yet there? Huwag po ninyong sasabihin na nag-arbitrate kayo pagkatapos ng compromise kayo. Hindi po tama yung ganun. Wala pa po akong nakita. Ako po nakapag-attend na rin ako ng mga arbitration, mga 2-3. Mabusisi po talaga yun. Pero wala pong compromise agreement. Yung talagang itutuloy yun. Merong reception of evidence. Ang sabi po ng Pangulo Cory Aquino, kailangan transparent. Doon nyo ilalatag lahat ang inyong mga katibayan ng pagmemeari. At kompleto ang record, public and formal. Hindi po natupad yun. Sapagkat ngayon, ang pinakikita nyo sa amin, compromise agreement. Hindi po ganun ang sinabi ng opisina ng Pangulo. Mr. Chair. Mr. Chair, pwede na ho ba akong sumagot? Go ahead. Teka muna, ano po yung sasagot nyo doon? Ang tinatanong ko kanina, ano po yung inyong legal basis? Nauna po kayo, kahit nasusundin ko sa April 15, 1992, nauna kayo ng 3 taon. Susundan ko po yung sa Supreme Court facts, nauna kayo ng 9 taon. Alinman doon, adelantado po kayo. Ano po yung basis at nauna kayong nakapag-occupy? Meron, Mr. Chair, go ahead. Meron po kasing isang mga amendments po sa agreement to arbitrate. This is dated January 22, 1992. Maaari ko ho bang i-quote yung specific provision po? Attorney Rudon, if I may assist for the guidance of the discussion, ang kailangan niyo pong ipakita noong pong 1986, sumulat si Attorney Tanyada. Ang sabi niya, ibalik niyo na sa amin, kasi di ba ang unang sulat niya, you can use the facilities of ABS-CBN. After that, there was another letter. Sabi ni Attorney Tanyada, binabawi na po namin. If I may quote, yung letter niya kay President Aquino, Attorney Lorenzo Tanyada, that Ms. President, to advise your ABS-CBN now desirous of regaining immediate possession of its aforementioned properties. Ito po yung letter ni Attorney Tanyada. After that, nag-arbitration kayo ng 1987, signed by Executive Secretary Joker Arroyo and Mr. Eugenio Lopez. Yun po ang iniingi ni Deputy Speaker Marcoleta. Magmula sa letter ni Tanyada, paano kayo nabigyan kaagad ng possession in 1987?